Welcome back mga sound sa aking YouTube channel. Maraming salamat din po sa mga solid kong viewers at sa mga bago ko pong viewers. Huwag niyo naman kalimutang mag-like, subscribe at i-click mo na rin ang bell icons para ma-update ka pa sa mga bago ko pang i-upload na video. Mga ka-sounds, may unbox po ako sa inyo. Ating i-review ang Crown BF106. Ito na po yung request ni Sir Jeric Sebastian. Ating alamin mga ka-sounds kung gaano ba kaganda at kalakas itong speaker na to. Bago natin ipagpatuloy mga ka-sounds, stay lang kayo dyan. Intro muna tayo. Ito na mga ka-sounds, ipagpatuloy na po natin. Ulitin ko mga ka-sounds, ang brand nito, Crown. Ang model niya naman, BF106. Three-way karaoke speaker. Studio quality performance. Mga ka-sounds, ang watts niya, ang power watts, 600 watts times 2. Ang speaker niya naman, 10 inches. Whopper na mga ka-sounds. At ang mid-range niya, 3 inches times 2. Ang tweeter niya naman, 3 inches times 2. Ang impedance niya, 4 ohms to 8 ohms. Ito naman yung cabinet size niya mga ka-sounds. Ating alamin kung tama ba itong nakalagay dito sa kanyang box at dun sa mismong unit niya. Ito na mga ka-sounds, i-unbox na po natin para malaman po natin kung tama ba yung nakalagay dito sa box niya at dito sa mismong unit. Mga ka-sounds, buksan ko na po. Sounds, napakaganda pong speaker nito. Napakaganda po ng tunog nito. Ito rin po yung saleable sa brand ng Crown. Ay, size 10 inches lang mga sounds. Napakalakas po nito. Ang sounds, labas ko na po. Sounds, napakaganda po ng design niya. Ito na mga sounds, nilabas ko na po para ma-review natin itong mismong unit ng speaker. Mga sounds, ito po yung 10 inches subwoofer speaker niya. At ito naman yung 3 inches tweeter niya mga sounds, bali dalawa dito sa isang speaker lang. Apat na po yan dito sa isang pair. At ito rin yung 3 inches mid-range niya. At napakaganda mga sounds ng kanyang logo. Metal na mga sounds. Dito tayo sa likod mga sounds. Yung likod niya mga sounds. At may sticker siya dito. Nakalagay po yung brand at yung model niya. Ito po yung max power niya. 600 watts times 2. Ang impedance niya naman mga sounds. 4 ohms to 8 ohms. Ang sensitivity niya, 99 dB. Ang frequency response niya, 40 Hz to 20 kHz. At ito naman yung connection niya sa speaker mga ka-sounds, yung positive negative niya. At ang kagandahan sa kanya mga ka-sounds, kahit 10 inches lang pong speaker na to, pwede nyo po siyang ilagay sa stand. May abang po siyang pang stand dito. Yan mga ka-sounds, yung speaker. At mga ka-sounds, pipili din po ako ng gagamitin kong amplifier. Ito mga sounds, ang pipiliin ko na lang po itong Concert AB502H. Marami rin po nagkakagusto ng ganitong amplifier. At gagamit din ako ng equalizer mga sounds para mapalabas natin yung ganda talaga ng tunog ng speaker. Ito na mga sounds, ipakita ko naman po sa inyo kung paano ko i-connect tong speaker sa amplifier at equalizer. Mga sounds, may request din po ang Dagi TV channel kung paano daw po i-connect ang equalizer to amplifier. Isingit ko na mga sounds. Gagamit po ako ng RCA jack at 2-in-1 jack mga sounds. Madali lang po itong connection.
Ito lang po ang gagamitin natin. Unahin po natin dito sa equalizer, mga ka-sounds. Sa equalizer, dapat po i-connect nyo siya sa out sa channel 1 niya, mga ka-sounds. Out lang, saka dito sa channel 2. At hanapin nyo rin po dun sa inyong amplifier ang EQ in. Kahit ano pong amplifier, may EQ in yan. Equalizer in ang kwan mo. Yun nyo lang po siya i-connect. Yan lang mga sounds. At dito naman sa input ng equalizer, ang gagamitin ko mga ka-sounds, 2-in-1 jack. Pero kung ang gagamitin nyo mga sounds, laptop, saka player, ganito lang din po yung gagamitin nyo as RCA jack lang. Sa akin kasi mga ka-sounds, cellphone yung pang sound testing natin mamaya, kaya ganito po yung gagamitin ko. I-connect nyo lang po dito sa input ng channel 1 at channel 2. Ganyan lang mga sounds. Dito na po yung cellphone. Napakadali lang pong connection yan. At i-connect ko na rin po itong speaker wire. Sundin lang natin yung positive negative niya mga sounds para maganda po tunog ng ating speaker. Ito mga sounds. Ganyan lang po yung connection ko. Yan, napakadali lang kung sundan yan. Sana makatulong kay Sir itong request ng Dagit TV Channel. Ito na mga sounds. I-set up ko naman itong harap ng equalizer at amplifier. Ang ginamit kong equalizer mga sounds, ang brand nito, Concert. Ang model niya naman, KEQ215R. I-power ko na mga sounds. At ito naman yung gain niya. I-adjust ko lang kundi mga sounds. Yan, sa at dito rin yung gain 2 niya. Mga sounds, pag ganito yung equalizer nyo, dapat pindutin nyo po yung bypass niya. Bypass in para gumana po yung isang channel niya at itong pangalawang channel niya. Ganyan lang mga sounds, yung adjust ko nitong band ng equalizer. Depende na po sa inyo yan kung gusto nyo po yung mas mataas ang tweeter niya o bass. Ganyan lang po yung align ko. Dito naman tayo sa amplifier mga sounds. Ang brand din naman nito, Concert. Ang model niya, AB502H. Napakagandang amplifier nito mga sounds. 1000 watts times 2 yan. Sa kapag mga concert mga sounds, hanapin nyo po yung EQ niya. May button niya na EQ. Basta mga amplifier ng concert, may button niya ng equalizer. Dapat pindutin nyo mga sounds para gumana yung equalizer nyo. At ganito lang po yung setup ko ng bass, midrange at tripod at konting volume lang mga sounds dito. Na mga sounds, na setup naman natin yan. At bago ang lahat pa lang mga sounds, magpapasalamat po ako sa nag-request kay Jerry Sebastian at sa Dagit TV Channel mga sounds. Maraming salamat po sa inyo. Ito na po yung request nyo, i-sound testing na po natin. Mag-play na po ng music mga ka-sounds. I'm not.
Soundcheck na po natin. Napakalakas talaga ng Crown speaker. Mga sounds, mabibili nyo lang po ito ng 5490. Yan po ang SRP niyan. Kahit sa mga online shopping tulad ng Lazada, Shopee, 5490 po ang SRP nito. Maraming salamat mga sounds sa panonood sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless all po mga sounds.